Guys, ngayon, pag-uusapan namin na XRJ ngayon, yung tungkol sa Super Sense. Game una, ano nga ba yung Super Sense? Super Set, yung pagpasabay sa Bible. Joke lang. Hindi, Super Set, ano, tawag dito. Pagsasabayin mo yung dalawang muscle group, or depende, may mga Super Set na same muscle group, o may Super Set na different muscle group. Super Set, basically, ano lang naman yun, men, pagsasabayin mo yung dalawang exercise, at the same time, kumbaga, nag-bicep curl ka, tapos afternoon mag-tricep extension ka. Yun. Ito yung misconception, men. Unahan ko na kayo sa misconception. Kasi na-biktima ako na ito nung siguro mga 12, 13 years old ako, yung nag-umpisa ako mag-workout sa Bakal Gym. Kasi sabi nung instructor dun sa akin, bawal daw pagsabayin yung dalawang muscle group. Kuwari, bicep-tricep, mag-aaway daw. Mag-usuntukan daw sila. So hindi daw effect. Actually, meron pa rin naniniwala ngayon, men. Men, 2021 na, please do your own research. Yun lang naman, men. Men, huwag na kayo magpanipaniwala akong kanina. Basta do your own research. Hindi lang naman sa fitness, kahit ibang bagay naman yun. So, again, hindi masama pagsabayin ang dalawang workout. Kuwari, nag-chest ka, tapos nag-back ka, natawag dun superset. Kasi, dati, yung mga, meron pa nga ngayon, na nagsasabi na, bawal yung pagsabayin, mag-aaway yan, mag-usuntukan yan. So, please, debunk na natin yun, men. Huwag na kayo maniwala doon. Kaya tayo may titawag na superset. So, ano nga bang importance ng superset? Dagdag muna natin sa ano. Yung narinig mo na sinabi na bawal pagsabayin yung big muscle. Oo. Marami. Kaya nga may tinatawag na powerlifting, no? Kaya nga may tinatawag na weightlifting, men. So, doon pa lang, debunk na agad yung bawal pagsabayin ng mga bigger muscle group. Kasi ba, ano bang ginagamit sa powerlifting? Sa weightlifting, di ba? Yung major, yung back mo, yung pit mo, di ba? Yung chest mo, mga ganun, di ba? So, debunk na talaga yun, men. Okay, maniwala dun. Dagdag ko lang dun sa meaning ng superset. Kasi syempre, yung superset, alam natin, intensity lang siya. Pwede ka mag-pyramid, mga drop set, yun, mga intensity lang yun. Tapos yung superset, akala kasi nung iba, yung dalawang exercise lang na ano, pwede mong pagsabayin. Pwede na yung dalawa, higit pa dun. Oo, oh, may tatawag na giant set ba? Oo, meron sa kaya ano, actually, circuit. Actually, meron din ako nun eh. Yung ginagawa na ako ni Kuya Melvin ng ganun, mga conditioning workout. Kasi, pag ginawa mo yun, men, matik cardio yun. Hingal ka nun, lawit dila ka nun. Ay, taya lang. Meron ako dito mga tanong. Ayan, tabaw. May bagong tanong. Ito mga tanong. Parang ano yun, iba yung lagayan. Hawakan mo muna, Joy. Ay, wala yung tanong. Unang tanong. Ito, sagitin natin. Sagitin natin yan. Ilang beses pwede mag-superset? J.R. Gutierrez. J.R. Gutierrez, shout sa'yo. Depende sa'yo. Araw-arawin mo. Depende sa training mo. Depende sa style ng training mo eh. I mean, at the end of the day, depende pa rin kung ano yung goal mo. Walang bawal, technically speaking, wala talagang pinagbabawal, men. Goal mo talaga. Nasa sa'yo na yan. Kuwari, ako, di ko naman, hindi naman talaga nagbe-benefit sa akin yung superset. Ba't ko gagawin? Or hindi makakatulong sa akin, ba't ko gagawin? Yun lang naman yun. Depende sa training mo. Depende. Kasi may mga workout nga na araw-araw, full body workout, may lumalabas na ganun. Dati, tawag dito, kasi sabi ng karamihan, mali yun, pagsabay-sabayin araw-araw, pero ngayon may mga lumalabas na workout na ganun. So, technically, walang bawal. At the end of the day, depende sa training style mo. Kung bodybuilding ka ba, powerlifting ka ba, ano ka ba. Yung crossfitter ka ba, weightlifter ka ba, mga ganun. Dagdag ko lang, madalang mo lang gagawin to, o kaya bihira kapag beginner ka. Kasi pagbaguhan ka, hindi ka pwede yung basta-basta mag-superset kasi yung endurance mo mababa compare sa mga ilang taon na nagbubuhat. Lalo kung mga first month mo, hindi ka pa pwede kagad mag-superset. Parang boxingero. So start pa lang niya, first time niya mag-boxing. Hindi naman agad yan papasabakin sa sparring eh. Diba? Kumbaga, ano muna yan eh, yung basic muna talaga. Dadaan ka muna talaga sa basic. Parang ganun lang yung idea nun. Kasi kapag, di ba, pag superset nga, dalawang magkasunod na exercise. Eh kung baguhan ka, hindi mo kakayanin yung dalawang magkasunod na exercise kasi mas mahaba dapat yung pahinga mo. Depende lang kung si Saitama ka. Next na tanong. Next na tanong.
Sana may sense. Siya na. Along. Marami ata. Ito, pangkats ba or bulk yung superset? Christian Mendoza. Ayan, yan, magandang tanong yan. Yung pangkats at saka pang bulk na yan. Naririnig ko yung mga yan. Again, yung mga ganyan, men, it really depends sa training style mo. Okay, so, lahat ng, ganito yun eh, kumbaga, karamihan ngayon, I mean, karamihan sa atin, na parang dinidistinguish na dapat kapag cutting ka, ganito yung workout mo. Dapat pag bulking ka, ganun. Actually, men, biktima ako dyan dati. Diba? Sabi nga, dati nga nagsasabi sa akin, kapag cutting ka, dapat yung workout mo is controlled slow, tapos mataas yung volume, mababa yung weight, mga ganong shit. Diba? Men, hindi na nag-a-apply ngayon. As in, talagang, I mean, ngayon pa lang, tandaan nyo na either or bulking or cutting kayo, huwag nyong ibahin yung training style nyo. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Kung saan kayo nagbe-benefits, doon kayo. Hindi porket cutting na ako, babaguhin ko na yung ano ko. Kaya lang naman napunta doon kasi, ganito lang yung idea niyan, men eh. Kapag cutting ka, mababa yung calorie intake mo. So pag mababa calorie intake mo, nasa deficit ka, mahina ka. So pag mahina ka, mabubuhat mo ba yung malalaking weight, di ba? Kaya doon nag-originate yung mga workout pang bulking, pang cuts na workout, di ba? Doon siya nag-originate, di ba? Iisipin nyo lang idea, ganun talaga siya nag-originate. Dahil ganito, linawin na lang natin. Kasi di ba, sabi ko nga, yung superset, intensity lang siya. So bali, pwede mo siyang gawin kapag nagka-cuts ka o kaya nagbabulk ka. Ang pinagkaiba lang kasi nung bulk sa cuts, yung kinakain mo, kung naka-deficit ka. Tapos pag magka-cuts ka, mas marami yung cardio mo. Yun lang yung ipapasok mo doon. Cardio saka yung deficit. Next. Yun. Ang cuts yun eh. Ang bulk yun eh. Biktima ako doon, men. Legit. Sino ba ito? Isa pa. Ayun. Ano raw yung pinagkaiba ng regular sa superset? Regular. Regular training. Regular set. Basically, yung regular. Yung may rest period ka every set mo. Tapos superset mo, wari, nag-bicep ka, automatic, magta-tricep ka agad. Or mag-chest ka, automatic, magbabaka agad. Or dadako ka agad sa isang another exercise. Yung regular, normally, di ba, may rest periods, mga ganun. Pag ano, ganito. Kasi pag ano, regular training lang. Kapag regular training, yung, di ba, ano ba yung tatlong kategory nung ano? Nung para magkaroon ng muscle growth. Di ba, yung mechanical tension. Yan, progressive overload, ibig sabihin nun. Pangalawa, yung metabolic stress. Pangatlo, yung muscle damage. So, bali, kapag yung sa ano, sa progressive overload, nandun yun dun sa regular training. Kapag naman superset, metabolic stress. Yun yan. Yun. Tanong natin sa pagtanong. Saya na ito. Ang saya na ito, men. Masaya ito. Gawin ko ata sa channel ko. Subscribe kayo sa channel ko, men. Eto na kaya ito. Tuwing kailan ginagawa ang superset? Advantage saka disadvantage. Noli Carino. Ayun, shout sa'yo, Noli Carino. Yun, nasagot naman nata yung kanina eh. Parang depende pa rin talaga sa training style mo. Kasi, syempre, halimbawa kapag sa XRJ, gusto niya bumuhat ng mabigat, hindi niya ginagawa yung ano, yung superset kasi compound talaga, di ba? Kailangan talaga magkakaiwala yan. Yung training mo dyan, ano sabi mo? Ayun, actually may superset din ako pag may mga working days ako na for example conditioning. So normally conditioning din pumapasok yan eh sa mga yung mga ano, yung mga yung nagma ano ba 'yun? Hindi, pero kapag ano, regular. Ano regular? Yung hindi conditioning, 'di ba? Ano lang. Oh, focus ka lang. Per exercise. Alam na ako, powerlifter ako. So yung main training ko is focus lang, wari, mag-squat ako, focus lang sa squat. So, ang kinaiban sa amin, mas matagal yung rest periods namin kaysa sa mga ibang training style. Kasi ang goal namin is mabuhat yung weight na, I mean, as heavy as possible, as much as possible na mabuhat namin nang hindi pangat yung form, di, alam yun, yeah, ganun bagay. Pero, ayun, nagdidepende pa rin talaga sa training style mo, men. Okay, huwag niyong isipin na porket ganito kayo, ganito training mo, ganito kayo. Ganito. May advantage ng superset. Yung dati natin ginawa yun, Jay. Advantage, men? Takin, lawit dila mo, pre. Advantage yung ano? Ang bilis natin natapos. Oo, yun. Ay nga pala, isa pala, isingit ko lang. Kaya rin nagsusuperset. Normally, ginagawa rin ng superset kapag nagsisave kayo ng time. Yun,
number one. Number one. Kuwari, ano, sobrang busy nyo, may mga lakad kayo. Actually, pwede kang mag-workout ng 20 minutes lang, tapos ka na. Diba? So, superset mo lang siya. Superset mo lang siya. Diba? So, ayun. Time, ano, pagsisave ng time, ayun, kapag nisave. Pero huwag naman araw-araw yung gano'n. Diba? May mako-compromise naman kasi dyan eh. Totoo, totoo. Game, next na tanong? Next na tanong, ang may wagang tanong. Free pa to sana. Game. Pwede ba sa lahat ng part yung superset? Oo. Kaya nga, superset eh. Sinabi mo dyan, ano yung pagpag sa pwede? Yun. Ulitin ko ulit yung sinabi ko kanina nung una na... Kasi na alam ko naman sa mga nanonood na biktima, actually kung biktima pa rin kayo ng ganun na bawal pagsabayin yung dalawang magkaibang muscle group at the same time. Kuwari, nag-chess kayo ngayon. I mean, nag-chess kayo on the second. Tapos after nung set mo na yon is magbaback ka. Mga ganun ba? So, debunk na natin yung, alisin na natin sa mentality natin yung na bawal pagsabayin. So, any parts. Kuwari, nag-chess ka. Superset mo ng squat. O yun. Depende na sa inyo kung anong trip nyo. Wala namang kaso dun, men. Huwag kayong, huwag nyong komplikaduhin. De, sige, paliwanag natin ang buo yung tungkol sa superset. Una kasi, yung superset kasi maraming klase. Siguro nasa 7 hanggang 11 yata yan. Ewan ko lang ngayon kung ilan na. Pero, una kasi niya yung antagonistic, ano ginawa natin dun? Yung chest back. Yun. Tapos next, yung agonist na, yung isolation compound. Pwede kapag, mag-alba, example nito, yung leg extension muna bago ka mag-squat. Tapos yung isa pang agonist na, na post-exhaustion yung tawag doon. Kumbaga, compound isolation naman. Doon babalita rin mo, kung kanina, leg extension ka, tapos squat, ngayon, mag-squat ka muna bago leg extension. Tapos yung isa pa na agonist, isolation. Dito naman, pares small muscle. Limbaw, bicep mo. Sa bicep, Jay, ano ginagawa mo? Bicep? Superset? Normally, kapag pag may program ako ng mga accessories, wari, bicep, curls, tapos superset ko ng hammer. Yan. Mga ganun. Yan, kasi tama sa XRJ doon. Diba? Kasi kapag nag-curl ka, o hammer, curl, tinatamaan yung outside bicep mo, long head. Tapos, kapag nag-curl ka naman, lalo yung inside o yung short head naman. Tapos, yung isa pa na, yung compound. Kasi yun nga, may narinig ako nagsabi na bawal pagsabayin sa big muscle. Yun. Pwede mo pagsabayin siya. Pwede kang gumamit ng compound exercise na barbell bench press, tapos one-arm dumbbell press. Pwede yun. Yung barbell row. Barbell row. Yun yung ginagawa ko dati. Tapos, yung ano pa ba? Yung, dun nga sa sinabi niya, kung pwedeng kahit anong part yung pagsabayin. Meron din tinatawag na stagger superset. Dito yung unrelated muscle naman, yung parang upper body mo, tapos lower body mo yung pagsasabayin mo. Minsan may ganun na program yun sa accessory. Oo, nakapagod legit. Pero, solid naman din. Kasi nag-ano ako, may exercise ako ng upper body, tapos yung superset ko yun ng lower body, mga ganun. Isa pang tanong. Tanong. Yee, busin na yan! Maraming tanong yan ah. Yan, gagawa tayo ng part 2 neto, men. Ilang seconds or minutes, coach, ang advisable na rest after ng superset? Yung kanina sa sinabi nga namin, kung halimbawa, agonist isolation, bicep lang, kapag small muscle, kahit mas mababa yung pahinga mo. Pero kung compound, syempre mas matagal. Okay na siguro yung 2 to 3 minutes, pero kung nahirapan ka, 5 minutes. Okay. At the end of the day, as long as magagawa mo yung working set mo ng maayos, and na hindi na compromise yung form. Kasi mahirap naman kasi ipilit mo na, for example, kailangan yung rest period. Depende rin kasi may mga workout kasi na strict na kailangan 30 seconds lang yung pahinga. Pero ako kasi as a powerlifter, sa amin, magpapahinga kami as yung time na kung saan
confident kami mabuhat ng maayos. Kumari, dapat, kumbaga, as much as possible, identical siya sa first set namin. Pero, again, nagde-depende pa rin sa training style. Oo, tama yun. Kasi, depende yun sa tao. Halimbawa, sex RJ, yung pahinga niya, okay lang na tumagal, basta hindi bumaba yung init agad ng katawan niya. Hindi yun nawala yung warm-up mo, nalamig ka na naman, di ba? Pero at least yung medyo nawala lang yung awit mo, tapos mabubuhat mo na uli. Next na tanong? Tanong! Ang maiwagang tanong! Mas malaki ba ang naitutulong sa growth ng muscle pag superset kaysa sa superset regular na workout lang? Ako, para sa akin, min... medyo technical, pero at the end of the day, same nga lang talaga. Kung ano lang talaga yung mas makakatulong sa training style mo. Kumbaga, di ba? Wala namang kaso. Siguro kasi depende sa pag-exert mo ng intensity. Kasi kung regular yung training mo pero nagpo-progressive ka, yun nga yung ano, ng pinaka-function ng ano, nung regular na training. Progressive nga, para dun sa ano, sa... Doon. Tapos yun sa superset yung ano, yung metabolic stress. Diba? Parehas lang. Depende siguro sa pagkaka-execute mo. Huwag niya lang talaga pakomplikaduhin yung sarili nyo. Sobra. Kasi, man, legit, biktima rin kami niyan na sobrang kinokomplika namin yung every working set na dapat ganito, dapat ganyan. At the end of the day, wala naman talagang pinag-aiba. Parehas lang. Parehas lang kasi namin. As long, ganito lang yan eh. Kung muscle growth yung pag-uusapan. Parang kumbaga ano, na-exert mo yung RPE mo. Oo. Kahit ano pa yan, basta na-exert mo. Oo, yan, kahit ano pa yan, basta ma-exert mo yung RPE. Kumbaga, kuwari, muscle growth ang ano pinag-uusapan. At the end of the day, mapa-superset man o yung regular na set mo, as long as na punit yung muscle at nag-recover, mag-grow yung muscle mo at saka you eat enough protein to build muscle. Yan lang naman yan, man. Sobrang basic science lang yun. Next na tanong, last. Basic nga, sabi nga ni Chinelas Gains. Shout out sa'yo, Chinelas Gains. Bakit ba ginagawa ang superset? Wala lang, trip ko lang. Trip mo lang. Yun nga yung sinagot naman yung anina. Bakit siya ginagawa? Kasi, again, kung sa oras nyo, kung tipid kayo sa oras nyo, ano ba, kung gusto nyo mataas yung intensity, kung gusto nyo mahingal kayo, or maraming reason kung bakit ginagawa. Then of the day, again, balik ulit tayo doon sa depende sa training style mo. Di, ganun din. Kasi superset nga, intensity lang siya eh. Kahit anong intensity, siguro pag naboboard ka na sa ganito, lipat mo sa ganito, subukan mo kung saan yung ano, kung saan ka mas nag-grow. Parang ano lang yan. Parang kumari, nag-a-adventure kayo sa Axie. Di ba? Kumari, sigit ko lang sa mga, baka pinanunod na nag-a-Axie sa'yo. Kuwari, nasa stage 5 to stage 9, parehas lang yung bigay na SLP nun. So, ang idea natin is parehas na muscle growth. So, kung parehas lang na bigay na SLP, kung gusto mong mas challenging, di ba, mas pupunta ka dun sa stage 9. Kahit parehas lang yung bigay. Ganun din sa superset. Kahit parehas lang yung bigay ng muscle growth mo, kung gusto mo ng challenge sa workout mo, dadako ka dun sa superset. Yan lang yung idea natin. Yung analogy mo. May gusto ko pa idagdag sa superset? Superset? Oo, kasi sa maling paniniwala nga ng iba, parang summary na lang to. Summary, basta yun lang min, i-debunk nyo na yung sarili nyo na pag may nagsasabi sa inyo sa gym, lalo-lalo na yung mga, sabi nga ni, sino ba yung nagsabi ng kutsero? Si King Panda? Hindi naman sa mali sila in a way yung sa concept nila, pero ano lang sila, nagkulang lang siguro sila sa knowledge, sa pag-research, kaya kayo, as much as possible is mag-research kayo. At saka, again, huwag kayong maniwala-wala kay kanino. Kahit kami din eh. Hindi naman kami talaga aral or whatnot. Natuto lang kami through research. At the end of the day, man, do your own research pa rin kahit anong bagay. Huwag kayong magpanipaniwala. Diba? Ayan, coach siya. Kumbaga, huwag kayong panipaniwala basta-basta. Gawin niyo pa rin yung part niyo. You know? As nanonood. Siyempre, hindi naman kuwari. Oo. May mga ganito kasi kuwari, ako medyo sikat ako. Tapos may nasabi akong ganito. Ganyan. So, matik, papaniwalaan nyo ako kasi sikat ako eh. Marami akong follower eh. It doesn't mean na tama ako. Diba? May mga sikat din na nagkakamali. Diba? Kahit sa ibang bansa, maraming ganyan. At the end of the day, nasa sayo pa rin yan kung maniniwala kayo, gawin nyo yung research nyo.
as much as possible. 2021 na, wag na kayong mag-excuse na hindi ako maka-research eh, blah, 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 blah. May nasa dulo lang daliri nyo yung information. Okay, yun lang. Research. Do your own research. Kung sisummarize ko para sa akin, do your own research. Okay? Hindi, yung ulitin ko lang, kaklaruhin ko lang yung superset ha. Kasi ngayon, sabi, yung paniniwala, kagaya ng tinanong ko sa XRJ, pag sinabing superset, alam nila, dalawa lang. Tapos pag nag-search din kayo sa ano, sa Google minsan, maraming mali information, sasabihin, dalawang exercise na magkasunod, tapos pahinga. Pero ang totoo nun, dalawa o higit pang ano, exercise. Tapos pwede dun sa bawat ano, exercise, in between, meron kang rest. Kasi akala nung iba, tuloy-tuloy talaga. Pwede ka rin mag-rest. Ang tawag dun, alternating superset. Mamamatay ka na daw, hindi ka nagpahinga. Depende kung gaano ka ka-advance. Yan. Si Saitama ka, di ba? Yan lang. Wala na? Wala na, man. May naubusan part 2 to. Masarap, masarap. Maganda to, man. Maganda. Mag part 2 ka next week. Ah, sige, sige, sige. Part 10, about your part. Di ba naman, puro superset eh. Oh, magtanong lang kayo. This, ikaw naman, Jay, magtanong ka. Ano, ano? Magtanong ka, sabi mo, sasagutin natin. Ah, sige, sige, sige. Mag-ano kayo? Sige, mag-comment down below. Ngayon na, habang nanonood kayo, comment down below yung mga tanong-tanong nyo. Okay, para at least i-masagot namin sa aming kakayahan kung ano man yung masasagot. Again, thank you so much, shout-out. Shout-out? Shout-out sa lalabs ko na nanonood yan. Mahal na mahal kita. At saka, shout-out sa pamilya ko. Ma, nasa TV na ako. Sa YouTube na ako. Joke. Yan lang po. Sa susunod dali.